Magandang gabi sa lahat at nandito na naman tayo guys at pasalamat tayo sa Diyos na umabot tayo sa ganitong oras. So before tayo matulog, magpasalamat tayo sa mga blessings nating na-receive ngayong araw na to. So actually marami akong blessings na na-receive ngayong araw. Marami akong nalalaman tungkol sa Bible kasi sa patuloy na patuloy natin na paghahanap ng kung ano yung tama at ito'y nahahanap natin at dito din natin makikita ito sa mga binabasa natin at saka pinapanood ko din mga different videos doon sa programa ng Tamang Daan. So marami akong nakita doon at lahat ay makikita sa Bible. So, we thanks God. Pasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng kalinawan tungkol sa paniniwala ng nating lahat tungkol sa Diyos. So, I hope na kayo din ay ma-encourage din na magbasa ng Bible. At may time kayo guys is manood kayo sa programang Dating Daan at doon natin makikita kung ano yung mga dinidiscuss doon at mga may mga nagtatanong din. So katulad ko rin ay isa din ka mga follower doon at patuloy akong nagsisearching hanggang ngayon. So we keep praying na makakita tayo ng mga taong maaaring makatulong sa atin at maka-explain sa ganitong mga paraan tayo ay maliwanagan. At remember guys, yun nga, unahin palagi natin yung Diyos sa lahat ng bagay. Huwag tayong mabalisa sa mga pagsubok, mga problemang dumadaan sa ating buhay kasi nandyan yung Panginoon. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya at unahin natin siya palagi. And then lahat, hindi yun mabigat dalhin basta kasama siya. So nandito na tayo kay Leviticus chapter 4 verse 1 hanggang 35. So before matulog guys, ako'y magbasa muna. So kumbaga ito na yung sangkap ng ating buhay. So sabi nila, is kailangan mo talagang pag-aralan din kung ano yung mga tinuturo dito sa Bible. So ito, ang binabasa ko guys ay mabilang pa ito sa lumang tipan. So sa bagong tipan, doon tayo nabilang. So kailangan din nating alamin kung ano yung mga nakalagay dito sa lumang tipan nung kapanahunan ng ating mga lahi. So nandito na tayo, ang handog sa paglilinis. Nag-utos din ang Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel na ang sinumang makalabag sa kanyang utos ning hindi sinasadya ay kinakailangang gawin ito. Kung ang punong pari ang nagkasala na hindi sinasadya at dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang turo na walang kapintasan. Bilang handog sa paglilinis, dadalhin nito ang turo sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng tuldang tipanan at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng turo at sa kanya ito papatayin. Kumuha ng dugo ng turo ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tulda. Ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik sa pitong beses sa harap ng kanyang daliring sa dugo at iwiwisik sa pitong beses sa harap ng tabi. Tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, papahiran niya ng dugo ang parang sungay ng mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tulda ng presensya ng Panginoon at ang natitirang dugo ng turo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog.
na sinusunog. Ang altar na ito malapit sa pintuan ng tolda. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat na taba sa lumang loob ng turo. Sa lamang loob ng turo at ang mga buto at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ganito rin ang gagawin sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, ang mga ito'y susunugin ng pari sa altar na pinagsusunugan ng handog na sinunog. Pero ang natitirang bahagi ng hayop, katulad ng balat, laman, ulo, mga paa, at nasa loob ng tiyan, hindi na ang lamang loob, ay dadalhin sa labas ng kampo at susunugin. Sa lumalagablab na siga ng mga kahoy, doon na ituturing na malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang dugo ng mamamayang Israel ay makalabag sa utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, sila ay magkasala pa rin kahit hindi nila ito nalalaman. Kapag alam na nila sila ay magkasala nga, ang lahat ng mamamayan ay maghahandog ng batang turo bilang handog sa paglilinis. Dadalhin nila ang turo sa tuldang tipanan. Pagkatapos, ipatong ng mga tagapamahala ng Israel ang kanilang kamay sa ulo ng turo at saka papatayin sa presensya ng Panginoon. Kukuha ng dugo ng turo ng punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda at ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik sa 7 beses na tabi sa tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, papahiran niya ng dugo ang mga sungay ng mga sulok ng altar na sa loob ng tulda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang handog na sinunog, ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tulda at ang gagawin niya sa turo ay ito'y katulad din ang ginagawa niya sa turong handog sa paglilinis. Kukunin niya ang lahat ng taba ng turo at susunugin sa altar at susunugin ang turo sa labas ng kampo. Sa pamamagitan ng gagawin na ito ng punong pari, ang mga taga-Israelita ay matutubos na sa kanilang mga kasalanan at papatawarin ng Panginoon ang mga kasalanan nila. Ito ang handog ng paglilinis para sa buong sambayanan ng Israel. Kung ang isang pinuno ay nakalabag sa utos ng kanyang Diyos nang hindi sinasadya, magkasala pa rin siya. At kapag malaman niya na siya pala ang nagkasala, maghahandog siya ng isang kambing na walang kapintasan. Ito ang handog ng kanyang kamay. Itong handog para sa paglilinis ng kanyang kasalanan, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing. Papatayin ito sa presensya ng Panginoon sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na inihandog bilang handog na sinunog. Ilulubog niya ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid na parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan. Nang mga handog na sinunog at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Susunugin niya ang lahat na taba sa altar katulad ng kanyang ginawa sa mga taba ng mga nahandog para sa mabuting relasyon. Sa pamagitan ng gagawin ito, ang pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanan at papatawarin siya ng Panginoon. Kung ang isang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon
na hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya at kapag nalaman niyang siya'y nagkasala, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan para sa magawa, nagawa niyang kasalanan. Ipapatong niyang kanyang kamay sa ulo ng kambing na handog sa paglilinis. Papatayin niya ito na sa may tulda. Sa dakong pinag, papatayan ng mga hayop ng handog na sinunog. Ilulubog ng pari ang kanyang mga dali, ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipahid sa parang sungay ng mga sulok na altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at matitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba ng kambing katulad ng mga ginagawa niya sa hayop na handog para sa mabuting relasyon at susunugin niya sa altar ang handog para sa mabuting relasyon at susunugin niya ito sa altar ang taba na magiging mabango ang samyo na handog na nakakalugod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, ang pari at tao ay magtutubos at papatawarin siya ng Panginoon. Kung tupa naman ang ihandog ng tao para maging malinis siya ang kanyang kasalanan, kinakailangan ito ay babaeng tupa na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin sa tulda na patayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng tupa at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng handog. Sinusunog ang matitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat ng taba ng tupa katulad ng ginagawa niya sa tupang handog na parang sa mabuting relasyon at susunugin niya ang taba sa altar pati na ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng magiging pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at papatawarin siya ng Panginoon. So dito muna tayo guys mag-stop sa Leviticus 4:1 hanggang 34. At marami silang sinusunod guys at tinuturuan sila kung paano maging malalim yung relasyon nila sa Panginoon at yung mga paghahandog, ano ba yung mga dapat gawin. So dito sa Bible guys ay marami tayong matutunan at wag na tayong humanap ng kung ano pang dahilan or magdiskubre kasi itong binabasa natin na ito ay talagang nangyayari na at tinuturo ito sa mga ninuto natin noong unang panahon. So, sa bagong tipan, hindi pa natin inabot, dito tayo mag-start sa bagong tipan pag matapos ito at dito tayo mag-tingin kung ano yung iniwan ni Jesus Christ sa atin. So, magpasalamat tayo sa Diyos na nakabasa naman tayo ng isang kanyang kautusan. So, thanks God at maraming salamat once again at magandang gabi sa inyong lahat and God bless you. And God bless us.